381 hanggang 400. Nakikita na parehong pinili ni Harvey at Faye na tumayo sa tabi mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung pakakawalan mo si Xander ngayon, kaya kung magpanggap na parang walang nangyari at hahayaan kang makaalis dito nang hindi nasaktan. Kung ikaw, piliin mong huwag, gayon paman, dadanasan mo ang mga kahihinatnan ng aking galit. Nagsimulang magalit si Anson. Isang bagay para kay Harvey na ipahiya siya sa harap ng lahat pagkatapos ng lahat, pantay-pantay sila sa Rango at sa gayon ay wala silang magagawa tungkol dito, ngunit hindi ito pareho para kay John. Anong lakas ng loob ng ulilang ito na tumanggi sa kanyang alok ng kapayapaan? Nagalit si Anson dito. Ay! Sisigot pa lang sana si John nang bigla siyang pinutol ni Janice with a expression of concern, John, bakit hindi na lang natin ito pabayaan? Tutal hindi naman ako nasaktan. Hinatak niya ang manggas nito sa pagtatangkang makuha ang atensyon nito. Palagi niyang iniisip na ang pagkakaibigan ni John sa Shears at Fane ay binuo sa napakalaking pagkakataon at swerte, ngunit ngayon, pagkatapos na masaksihan ang parehong Harvey at Fane na nagpumilit na tumayo para sa kanya, sa wakas ay natanto niya na minamaliit niya si John sa lahat ng ito. Ito ay walang alinlangan na isang kagulat-gulat na paghahayag para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabigla, alam pa rin niya na ang katayuan ni John ay mas mababa kaysa kina Jacob at Anson, kung isa sa alang-alang na hindi siya nagmula sa isang makapangyarihan o maimpluwensyang pamilya. Sa makatuwid, kahit na matulungan siya ni na Harvey at Fane ngayon, hindi ito nangangahulugan na mapoprotektahan nila siya magpakailanman. Hindi siya naglakas loob na isipin ang kahihinatnan kung tatawiin ni John sina Jacob at Anson para lang sa kanya. Hindi niya kayang hayaang magdusa si John para sa kanya. Hindi. Nasabi ko na ito dati, hindi ako titigil hanggang sa makaganti ako sa ginawa nila sa iyo. Deklare ni John, tinabig ang malamig na kamay ni Janice. Ang totoo, alam na alam niya kung gaano kapanganib para sa kanya na maitawid sina Jacob at Anson, ngunit naniniwala siya na ang mga tunay na lalaki ay dapat manatili para sa mga taong mahal nila. Sinimulan na niyang isipin si Janice bilang isang malapit na miyembro ng pamilya, at sinumang manggahas na saktan ang kanyang pamilya ay kailangang magbayad ng halaga. Ito ay hindi mapag-usapan. Ang yabang na bata. Bueno, nangako kami ni Mr. Lowe na protektahan si Xander, at gusto kong makita kung paano ka makakalaban sa ating dalawa. Anson said, cackling. Tuwang-tuwa si Xander at Brody sa narinig. Nabigo sila ng muntik nang sumuko si Jacob ngunit, sa kanilang pagtataka, bumuti ang buo niyang sitwasyon nang lumitaw si Anson. Kahit na mayroong dalawa laban sa dalawa, ito pa rin ang teritoryo ng Northern King, at magkakaroon ng malinaw na kalamangan sina Anson at Jacob. Kung ang labanan ay sumiklab dito at ang Northern King ay naalerto, ito ay walang alinlangan na magpapakita ng hindi maganda kay John at kailangan niyang harapin ang galit ng Northern King. Anson, pumili ka ng kasing laki mo, tulad ko. Kung pipilitin mong tulungan si Jacob Lowe, hahamunin kita sa isang tunggalian. Natatawang humakbang si Harvey para harangin ang daraanan ni Anson. Si Faye naman ay nagsimulang mag-alinlangan. Magkaaway ang Northern at Southern Kings, at kung ang tanging kalaban niya ay si Jacob, walang alinlangan na tatayo siya sa panig ni John, ngunit binago ng hitsura ni Anson ang lahat. Si Anson ay tagapagmana ng pamilya Collins at isa sa mga pinakabatang martial artist sa Palanan City. Ang kanyang kapangyarihan ay kapantay ng kapangyarihan ni Harvey. Sa makatuwid, kung ipagpapatuloy ni Fane ang pagtulong kay John at hindi sinasadyang gawin niyang kaaway si Anson, magdudulot ito ng abala at posibleng panganib sa kanyang ama, ang hari sa Timog. 382. At saka, hindi kasing tibay ni Harvey ang samahan nila ni John, kaya maliwanag na magdududa siya. Mabilis na nakilala ni Anson ang pag-aalinlangan ni Fane at ngumiti. Mag-isip ka ng dalawang beses, Fane. Ang antas ng aking kapangyarihan ay kapantay ng kay Harvey, at pareho tayong magiging mahusay na kalaban sa labanan, ngunit hindi ito masasabi para sa iyo. Higit na mas makapangyarihan si Mr. Lynch kaysa sa iyo, at hindi ka talaga makakapantay sa kanya. Kung pipilitin mong tumayo John Walker, kailangan mong pagdusuhan ang mga kahihinatnan. Habang sinasabi niya ito, tinitigan ni Anson si Jacob ng isang makahulugang tingin, at agad na naunawaan ni Jacob. Para sa tama si Mr. Collins.
Kung pipiliin mong mag-back out ngayon, Fane, maaari akong palaging kumilos na parang walang nangyari. Ngunit kung pipilitin mong lumaban sa akin, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Wala akong pananagutan sa anumang mangyari kahit natuluyan kang baldado sa laban na ito o masugitan ang iyong gwapong mukha at magduso ng kahihiyan sa buong buhay mo. Banta niya sa pagtatangkang takutin si Fane. Kung outrace si Fane sa huling minuto at iiwan si Harvey para ipagtanggol ang sarili, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Hindi mo kailangang subukang takutin ako, Jacob. Kami sa Gangster World ay higit na pinahahalagahan ang katapatan, at dahil kaibigan ko si John, hinding-hindi ko siya iiwan ng patay. Nakapagdesisyon si Fane pagkaraan ng ilang sandali at pinili pa ring tumayo sa tabi ni John. Bueno, ito ang iyong hatol ng kamatayan. Isang kislap ng malisya ang sumili sa mga mata ni Jacob. Makikita natin. Kahit na ang antas ng aking kapangyarihan ay hindi tugma para sa iyo, iyon ay hindi pareho para kay Mr. Walker. Madali kanyang talunin gaya ng pagpisil niya ng langgam. Dumura si Fane. Nagtiwala siya matapos ipaalala na si John ay miyembro ng kaharian ng Supreme Masters. Anong biro? Ilang pulgada na lang ang layo ko mula sa gamit ng peak innate state, at kakaunti na lang ang nakilalang tumalo sa akin, kasama sina Harvey at Mr. Collins. Paanong ang ulilang ito ay makakapantay sa akin? Tumawa si Jacob at sinulyapan si John ng masama. Hindi niya mapigil ang idagdag, matatalo siya, maliban na lang kung mapatawag niya kahit papaano ang mga field o ang mga kabataan para tulungan siya at gawin itong balancing labanan. Agad siyang napatawa nang marinig ang sariling salita. Pataas. Ang apat na pangunahing pamilya at ang dalawang hari ng Hilaga at Timog ay ang pinakamaimpluwensyang puwersa sa lungsod na ito, at nakakagulat na makita ang apat sa anim na tao sa isang silid. Kung ang Fields o ang Youngs ay lilito, ito ay isang himala. Hindi ako sigurado kung kaya niyang ipatawag ang Fields, pero andito ang mga Young, walang duda. Isang malamig ngunit malambing na boses ang umalangaw-ngaw. Pumasok sa silid sina Stacy at Louisa kasama ang ilang miyembro ng kanilang angkan na sumusunod sa likuran. Stacy Young. Nalaglag ang panga ni Jacob. Hindi niya akalain na magpapakita si Stacy Young dito, sa mismong oras na binanggit niya ang pangalan niya. Ito ay kamangha-mangha. Hindi lang siya ang nabigla dito. Pati sina Fane at Anson ay nakanganga. Parehong bintahe ang magkabilang panig hanggang sa dumating si Stacy. Kahit na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa balak ni Stacy na pumunta rito, isang bagay ang walang duda. Si Stacy ang magiging pangunahing tauhan sa labanang ito sinumang panig ng pinili niyang salihan ay walang alinlangan na magkakaroon ng bentahe at mananalo sa labanan. Si Harvey at Cynthia, gayunpaman, ay mas kalado kumpara kina Jacob at Fane. 383. Alam na alam nilang dalawa ang koneksyon nina John at Stacy kaya't alam nilang narito si Stacy para sa kapakanan ni John. Si Anson naman ay hindi alam ito. Sa halip, nagplaster siya ng nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha at lumapit kay Stacy. Anong ginagawa mo dito, Stacy? Pumunta ka ba dito para tulungan ako? Sa kabila ng kapansin-pansing ngiti sa kanyang mukha, isang kislap ng pagnanasa ang sumilay sa kanyang mga mata nang bumagsak ang kanyang tingin sa mukha ni Stacy. Si Stacy ang pinakamaganda sa apat na beauties, at ang kanyang hitsura ay nabighani at nakaagaw ng puso ng marami. Isa na rito si Anson sinubukan niyang makuha ang puso ni Stacy sa loob ng mahigit 2 taon na ngayon. Ang bigla ang pagsulpot ni Stacy ay nasa sabik siyang isipin na pumunta ito roon para tulungan siya. Tiyak na hindi siya maaaring magpakita sa ulilang John Walker na iyon. Magwala ka. Nandito ako para tulungan si John, hindi ikaw. Putol ni Stacy, sinulyapan siya ng malamig na tingin. Si Anson ay isa sa mga pinakamalaking nanliligaw sa bayan at nakapasok at nakalabas sa mga relasyon ng mas mabilis kaysa sa isa ay maaaring bigkasan ang alpabeto. Palagi niyang kinasusuklaman ang mga maliligaw na lalaki tulad nito at natural, hindi niya binibigyan ng oras si Anson. Ano? Paano ito mangyayari? Pakiramdam ni Anson ay para siyang tinamaan ng kidlat. Alam niya ang maaliwalas na personalidad ni Stacy. Siya ay palaging malamig at malayo, patuloy na tinatanggihan ang mga puso ng marami. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung paanong ang isang walang katulad ni John Walker ay nakakuha sa mabuting panig ni Stacy, kaya't handa itong lumapit sa lahat para tulungan siya.
Sino? Sino ito? Pati sina Jacob at Xander ay nabigla dito. Alam nila na ang isang taong nagmula sa ganap na wala ay hindi lamang magiging kaibigan ni na Fane, Paul at Harvey Shear kundi pati na rin kay Stacy Young. Ang taong ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa naisip nila. Kahit na sina Jacob at Anson ay hindi nakamit ang gayong kahangahangang tagumpay ng pagkakaroon ng koneksyon sa tatlo sa pinakamaimpluensyang puwersa sa lungsod, ngunit nagawa ito ni John, at ito ay labis na ikinagulat nila. Ito ay kahangahanga, Mr. Walker. Ako ay lubos na namangha. Agad namang nag-thumbs up si Fane kay John. Alam niya na ang apat na pangunahing pamilya ay palaging nagkakagulo, ngunit ang katotohanang maaaring ipatawag ni John sina Harvey Shear at Stacy Young upang tulungan siya ay maraming sinabi tungkol sa kanyang pagkatao. Ganoon din ang naramdaman ni Mason. Handa siyang magtrabaho para kay John bilang pasasalamat, ngunit ngayon, matapos masaksihan ang lawak ng abot ni John, agad niyang napagtanto kung gaano katama ang kanyang desisyon. Napakabata pa ni John kung ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho para kay John, walang duda na madadala niya siya sa magagandang lugar. Kinakagat naman ni Janice ang labi dahil sa kaba. Tinitigan niya ang gwapong mukha ni John na may masamang tingin, pagkalito, at pagkabigla na umiikot sa kanyang isipan. Hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Walang paraan na makuha ni John ang tiwala ng tatlong makapangyarihang tao batay sa puro swerte lamang. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na si John ay hindi na ang walang muwang, walang magulang na anak na naalala niya. Tila hindi napansin ni Stacy ang pagkabigla ng lahat at sa halip ay umikot siya lampas kay Anson para tumayo sa harapan ni John. 384. Ang totoo, labis din siyang nabigla sa katotohanan na 4-6 na pangunahing puwersa ang natipon dito ngayon. Sa kabutihang palad, malinaw na ang Shears at Fane Pool ay nasa panig ni John. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ito. Kung silang apat ay laban kay John, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, gaano man siya kalakas. John, ikaw. Magtatanong pa lang sana si Stacy nang masilayan niya ang pisngi ni John. Pagkatapos, muli niyang sinulyapan si Janice, na nakatayo sa likuran ni John na nakasuot ng coat sa kanyang balikat, at isang scowl ang bumalatay sa kanyang mukha. Mabilis niyang nilunok ang kanyang mga sinabi at ibinaling ang kanyang ulo na ayaw na salubungin ang tingin ni John. Anong problema, Stacy? Natarante si John dito. Lumapit si Luisa sa kanya at bumulong na may nakakatawang tingin, Mr. Walker, may marka ng lipstick sa pisngi mo. Iniisip ko kung sino ang nag-iwan nito doon. Ano? Agad na pinunasan ni John ang kanyang pisngi at napanganga nang makita ang pulang mantsa sa kanyang kamay. Bigla na lang niyang naalala na hinalikan siya ni Janice sa pisngi nang iligtas siya nito kanina at tiyak na nag-iwan ng lipstick mark doon. Stacy, makinig ka sa akin. Isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, nagsimulang mag-alala si John. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kakaibang tingin ang ibinigay sa kanya ni Cynthia noong unang pagtitig nito sa kanya. Ito ay dahil siya, masyadong, napansin ang lipstick mark. Kumalat sa puso niya ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang habang palihim niyang pinagsabihan si Cynthia dahil sa hindi niya pagturo nito sa kanya. Kasalanan ni Janice ang lahat. Alam niyang iniwan niya ang marka doon, hindi niya ito ipinaalala sa kanya at sa halip ay pinahiya siya sa harap ng napakaraming tao. Wala akong pakialam sa nangyari. Ikaw at ako ay walang nangyayari, kaya wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Sabi ni Stacy sa napakalamig na boses na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Hindi ito ang iniisip mo. Mangiyak-ngiyak na si John, ngunit bago pa siya makatapos ay pinutol siya ni Stacy, hindi ako interesadong alamin, kaya pakiusap, tumahimik ka. Pang-uuyam ni Ear, ngunit sa kabila noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkadismaya na kumalat sa buong katawan niya. Ang totoo, nagsimulang tumubo ang binhi ng pag-ibig at paghanga sa kanyang nagyayelong puso mula nang yakapin siya ni John sa sinehan. Nang makita ang marka ng kolorete sa mukha ni John, at ang jacket na nakasabit sa balikat ni Janice ay nagdulot ng selos sa kanyang katawan. Ang totoo, alam na alam niya na wala siyang kontrol sa piniling gawin ni John dahil hindi naman niya ito nobyo, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magselos dito. Bigla na lang niyang napagtanto na nahulog pala siya kay John ang hindi niya alam. Ang realisasyong ito ay labis na ikinagulat niya, at hindi niya alam kung paano haharapin muli si John.
Kaya naman, isinuot niya ang kanyang malamig-lamig na katauhan upang subukang itago ang kanyang pagkatanta. "Stacy, ikaw?" Nawala ang kulay sa mukha ni Anson. Siya ang hinahangaan ni Stacy at noon pa man ay naisip na niya ito bilang ang tanging babaeng gusto niyang pakasalan. Kaya naman, nang makita kung gaano kaabala si Stacy ang babaeng hindi kailanman nagbigay ng ibang lalaki kahit isang pangalawang sulyap ay tila sa pamamagitan ng marka ng kolorete sa mukha ni John ay nagpadala ng mga alarma sa kanyang ulo. 385. Agad na nalaban ng panibagong patong ng puot ang kanyang tingin kay John. Si Harvey naman ay walang pakialam sa bagong tensyon sa kwarto. Binasag niya ang katahimikan sa pamamagitan ng maikling pagsabi, "Jacob, Anson, tayong tatlo na ngayon ang laban sa inyong dalawa. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyon?" Ay, nawala ang kulay sa mukha ni Jacob. Kahit na si Stacy ay hindi isang martial artist, ang mga taong dinala niya ay walang alinlangan na pinakamahusay sa pinakamahusay. Kung sila ay mag-aaway, tiyak na matatalo sila ni Anson sa ganitong sitwasyon. "Sigurado ka bang gusto mong tulungan ang hamak na ito, Stacy?" Nag-aabang na tanong ni Anson. Siya ay umaasa na si Stacy ay muling isaalang-alang ang kanyang desisyon at piliin siya kaysa kay John. "Tama iyan. Kaibigan ko si John, at sino mang kaaway niya ay kaaway ng mga kabataan." Malamig na sagot ni Stacy, matigas ang ugali nito. Kahit medyo naiinggit pa siya sa marka ng kolorete, handa pa rin siyang tumayo sa tabi ni John nang walang pag-aalinlangan, dahil sa pagsasaalang-alang sa lahat ng ginawa nito para sa kanya noon. Siya ay napakalinaw tungkol sa pagguhit ng mga hangganan. "Mabuti." Humagalpak ng tawa si Anson. Wala na siyang ibang gusto kundi balatan ng buhay si John, right saying that he has Stacy behind his back, he had no choice but to give up this. "Isipin mo ang iyong sarili na maswerte, ikaw ay punk. I will show you mercy this one time for Stacy's sake, but there's no telling what happened the next time we meet." Deklare niya, saka tumalikod at mabilis na umatras. Lalong nawala ng lakas si Jacob dito. "John Walker, eh. Tatandaan ko ang pangalan mo sa natitirang bahagi ng aking buhay, at mas mabuting umasa kang hindi na tayo muling mag-cross ng landas sa hinaharap." Single ni Jacob. Hindi niya maaaring tanggapin ang tatlong tao sa kanyang sarili at sa gayon ay walang pagpipilian kundi pigilin ang kanyang galit at piliin na sumuko. "Huwag po sana itong gawin, Mr. Lowe. Kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ako pwedeng iwan dito ng patay," umiiyak na sabi ni Xander. Alam na alam niya na kung aalis si Jacob, magiging malaya si John na gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya. "Tanggapin mo ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon, hamak." Ngumisi si Jacob at umalis ng walang pangalawang sulyap. Walang magawang pinagmamasdan ni Xander ang silwete ni Jacob sa kanyang paningin. Hindi bumuti ang pakiramdam ni Brody. Sila ni Xander ay umaasa na matutulungan sila ni Anson, ngunit ang hitsura ni Stacy ay nabawasan ang lahat ng pag-asa. Sa sandaling ito, sila ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Kung alam nila kung gaano kalakas si John, hinding-hindi sila maglalakas loob na tumawid sa kanya, ngunit huli na. "Panahon na para bayaran mo ang iyong mga aksyon, Xander Long." Ngumuso si John na may malisyosong kislap sa kanyang mga mata. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang paa at binigyan si Xander ng isang matalim na sipas sa kanyang sentro ng enerhiya, sa gayon epektibong nababawasan ang antas ng kanyang kapangyarihan. Nakawala si Xander ng nakakaiyak na sigaw at bumagsak sa lupa. 386. Ang sentro ng enerhiya ay ang ubod ng pagsasanay ng isang martial artist, at ang pagkawala nito ay ang pagkawala ng lahat ng kanilang kapangyarihan. At sa pamamagitan nito ay naging isang ordinaryong tao. Ayaw patayin ni John si Xander. Ang gusto lang niyang gawin ay alisin ang sentro ng enerhiya ni Xander at gawin siyang walang kapangyarihan, ngunit buhay pa rin. Ito ang pinakamahusay na magagawa niya. "Mason, ipadala silang dalawa sa ospital at siguraduhin walang mangyayari sa kanila," utos niya. Kapwa sina Brody at Xander ay nasugatan niya at nangangailangan ng agarang paggamot. Kung hindi sila pumunta kaagad sa isang ospital, isang kakilakilabot na mangyayari, at hindi niya kailangan ng pulis sa kanyang landas sa oras na ito. "Oo." Sumenya si Mason na sumunod sa kanya ang ilan sa kanyang mga tauhan, saka umalis kasama sina Brody at Xander. "Mr. Poole,
Mr. Shears, at ikaw din, Stacy. Salamat sa lahat para sa iyong tulong. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi nakakalimutan ni John na magpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Masyado kang mabait, Mr. Walker. This is the least I can do for you after how you helped my family, nakangiting sagot ni Harvey. Si Cynthia, sa kabilang banda, ay hindi gaanong mapagpakumbaba kaysa sa kanyang kapatid. Isang tusong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang sinabing, John, kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong bigyan ng isa pang dalawang set ng mga produkto ng Elegante Group na niregalo mo sa akin dati. Gumagawa sila ng ganap na kababalaghan. Walang problema, sagot ni John, tumango. Makalipas ang ilang segundo, napagtanto niyang medyo madilim ang ekspresyon ni Stacy. Ang mga produkto ng skincare na iniregalo niya kay Cynthia ay bahagi ng pag-aari ng Elegante Group at sa gayon, ay kay Stacy din. Kahit na ang iilang set lamang ng kanyang produkto ay hindi magiging mas kaunti, at hindi pagsabihan ni Stacy si John para sa isang bagay na kasing liit nito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis dito. Ginamit ni John ang kanyang mga produkto para mantikilya si Cynthia, at syempre, hindi siya masisiyahan si Cynthia ay isang magandang babae, masasabing kasing ganda niya. John, lagi kang mabait sa akin. Maraming salamat. Binigyan siya ni Cynthia ng isang kaakit-akit ng ngiti, pagkatapos ay tumalikod at binaril si Stacy ng isang matagumpay na tingin sa likuran ni John. Nakuha ni John ang kanyang puso mula nang iligtas siya nito mula sa hindi sinasadyang overdose ng energy nurturing pills, at mula noon, nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Gayunpaman, alam na alam niyang in love si John kay Stacy, kaya natural, medyo hindi siya mapalagay nang makita si Stacy. Magpakita dito, kaya sumagi sa isip niya ang pagnanakaw kay John kay Stacy. Gayunpaman, sa pag-iisip, alam niyang hindi niya magagawa iyon. Una sa lahat, ayaw niyang ipagsapalaran ang galit kay John at magresulta sa pagkaputol ng kanilang pagkakaibigan. Pangalawa, siya ay isang mapagmataas na babae at hindi kayang magpakababa para magnakaw ng boyfriend ng iba. Sa makatuwid, ang tanging bagay na magagawa niya upang mabawasan ang kanyang galit ay upang pukawin si Stacy habang siya ay may pagkakataon. Napakunot-noo si Stacy dito. Matalas ang intuition niya at agad na naunawaan ang sinubukang gawin ni Cynthia. Noong nakaraan, si John ay hindi hihigit sa isang diborsyo na walang nasa ilalim ng kanyang pangalan sa kanyang mga mata at palagi niya itong tinatrato bilang isang kaibigan. Gayunpaman, ang kanilang pagtatagpo sa sinehan ay nagpaunawa sa kanya na tila hindi siya maaaring pumunta sa isang araw nang hindi iniisip ang tungkol sa kanya. Sa kanyang sorpresa, gayunpaman, tila siya ay may maraming mga kakompetensya. Parang naging close si John kay Janice, at ngayon, pati si Cynthia ay mukhang interesado rin sa kanya. 387. Hindi niya maintindihan kung paano naging tanyag sa mga babae ang isang diborsyo na tulad ni John. Kung wala nang iba, Mr. Walker, kami ni Cynthia ay magdadahilan na lang. Si Harvey ay lubos na nakalimot sa tahimik na tunggalian ni na Cynthia at Stacy. Malapit na tayong mag-cross muli ng landas, Mr. Walker. Aalis na rin si Fane. Mukhang minamaliit kita, John. Hindi lamang ikaw ay may mga koneksyon sa mga Shears, ngunit ngayon, ikaw ay maging kaibigan ni Fane Paul, anak ng Southern King. Tiningnan ni Stacy nang malamig si John pagkatapos manood. Umalis sina Harvey, Cynthia, at Fane. Alam niya ang pakikipagkaibigan ni John sa mga Shears, at gayon ay hindi nabigla sa presensya ni Harvey at Cynthia dito. Gayunpaman, hindi niya alam na kaibigan din ni John si Fane Paul, at ito ay labis na ikinagulat niya. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay, gayunpaman. Ang mas mahalaga ay kung gaano naging sikat si John sa mga babae. Ito ba ang parehong John Walker na una niyang nakilala? Hindi niya maiwasang mag-isip kung kilala ba niya si John sa simula pa lang. Ito ay isang nakakabagabag na pag-iisip. Pasensya na, Stacy. Pero kailangan ko munang pauwiin si Janice. Naiilang si John para ikubli kung gaano siya nabigla sa malamig na tingin ni Stacy. After what happened regarding the lipstick mark, alam niyang gagawin ni Stacy. Galit na marinig ito, pero hindi naman niya siguro maiiwan si Janice dito, di ba? Well, gawin mo lahat ng gusto mo. Wala naman itong kinalaman sa akin eh. Terena,
Luisa. With that, Stacy scoffed, tumalikod at umalis ng walang pangalawang sulyap. I guess I'll have to explain everything to her once I get home. Umiyak si John, saka inakay si Janice palabas ng bilya. Magkasama silang sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na umalis. Habang pauwi, walang pakialam na nagtanong si Janice, John, ang magandang babae ba na nagpakita sa huling sandali na si Miss Stacy Young, ang pinakamaganda sa Four Beauties. Paano nga ba kayo nagkakilala sa kanya? Nako, siya ang CEO ng Elegante Group. I saved her life in the past, paliwanag ni John ng maikli sa abot ng kanyang makakaya dahil hindi siya makapagsalita ng malakas sa makina ng motorsiklo. Oh, well, siya ba? Siya ba ang girlfriend mo? Tumalo ng puso ni Jana sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng nangyari, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na may nangyayari sa pagitan ni John at Stacy. Baka boyfriend at girlfriend sila. Kung nangyari ito noong nakaraan, matutuwa siya nang malaman na nakahanap na si John ng isang napakaganda at namumukod tanging kasintahan, ngunit ngayon, iba na. Matapos siyang iligtas ni John, hindi niya maiwasang makita siya sa ibang paraan at ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang nagpabago sa isip niya tungkol sa kanya ay nang buong tapang niyang ipilit si Jacob Lowe para sa kanya. Magkaibigan sila ni John mula pa noong kolehiyo, ngunit tumagal sila ng mahabang panahon upang mabuo ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa yugtong ito. Kung totoong girlfriend niya si Stacy, paano niya ito kakayanin? Hindi ko pa siya girlfriend. 388. Umiling si John. Sa kabila ng pagsagot sa mga tanong ni Janice, lumipad na sa malayo ang kanyang atensyon. Naisip niya si Stacy at iniisip kung paano pa siya magsisimulang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Janice, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na itinanggi ni John ang pagiging isang bagay kay Stacy, makikita niya sa tono nito na interesado rin siya kay Stacy. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. She and John has such a strong basis for their relationship, maybe John liked her too without knowing himself. Hanggat hindi nagde-date sina Stacy at John, naninindigan pa rin siya na maging kanya si John. Bukod pa rito, 7 taon silang dagdag na oras na magkasama ni John, at walang paraan na malalampasan iyon ni Stacy. Anong sinabi mo, Janice? Hindi kita marinig ng malinaw, tanong ni John. Wala lang. Napakagatlabi si Janice. Hindi niya maiwasang maalala ang payo ng kanyang ina. Tama ang sinabi ng kanyang ina na mabuting tao si John at kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong makasama ito bago pa man ito mahuli ng mga mata ng ibang babae. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Janice ang lahat ng lakas ng loob niya para lapitan ang likod ni John at ipinulupot ang magkabilang braso sa baywang nito. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa dibdib. Magkadikit ang kanilang mga katawan, at agad na nanigas si John nang maramdaman ang dalawang malambot at mainit na umbok na pumipisil sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang itong gagawin ni Janice at iniisip niya kung nabigla pa rin ba siya sa mga pangyayaring nangyari, o ginagawa niya lang ito dahil tinuring niya itong parang pamilya. Gayunpaman, siya ay isang may sapat na gulang na tao pagkatapos ng lahat, at ang pakiramdam ng mga kurba ni Janice sa kanyang likod ay naramdaman niya. Habol ng hininga sa kanyang lalamunan. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga iniisip mula sa paglalakbay sa isang lugar na alam niyang hindi niya dapat gawin. Nagawa niyang pauwiin si Janice, bagamat kinakabahan siya sa buong biyahe. Tuwang-tuwa sina Her Ace at Lian nang makitang ligtas na nakauwi ang kanilang anak na babae, at matapos malaman na iniligtas siya ni John mula sa panganib, hindi nila napigil ang pasalamatan si John sa tulong nito. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, umalis si John sakay ng kanyang motorsiklo, sabik na umuwi upang maipaliwanag niya ang kanyang sarili kay Stacy. Dragon Bay Villa. Alas 10 na ng gabi nang makarating si John sa bahay, at pareho na sina Stacy at Luisa na nakahiga na sa kama. Naglakad-lakad si John sa harap ng kwarto ni Stacy at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na kumatok sa kanyang pintuan. Sino ito? Umalingaw-ngaw ang malamyos na boses ni Stacy mula sa loob ng silid. Ako ito, Stacy. Please open the door, I have something to say to you. Nahihiyang sagot ni John. Natulog na ako. Umalis ka na at bukas na tayo mag-usap. Malamig ang boses ni Stacy nang mapagtantong si John iyon.
Pakiusap huwag mong gawin ito. Stacy, pakibuksan ang pinto. May ilang bagay lang akong sasabihin, tumanggi si John na tumanggap ng hindi para sa isang sagot. Gayunpaman, determinado na si Stacy na huwag pansinin siya. Kahit anong katok niya ay hindi niya ito pagbuksan ng pinto. Creak! Bumukas ang pinto sa kabilang side ng hallway nang lumabas si Luisa sa kwarto, nakasuot ng malasutla na pantulog. Pwede bang tumigil ka na sa kakatok, Lud? Galit sa iyo ang pinsan ko, at kahit anong pilit mo, hindi ka niya bubuksan. 389. Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan mo akong tulungan, Luisa. Tinapunan siya ni John ang desperado na tingin. Pumunta ka dito na walang dala at walang maipakita para sa iyong katapatan, kaya paano kita tutulungan? Bulalas ni Luis. Anong ibig mong sabihin, sincerity? Natigilan si John sa pagkalito. Ano sa tingin mo, bakla ka? Pinanliitan siya ng mata ni Luisa, saka sinenyasan itong lumapit sa kanya. Bulong niya sa tenga niya. Idiot ka! Kung gusto mong mapagan ang galit ng pinsan ko, bumili ka man lang ng bulaklak o regalo para ipakita ang iyong sinseridad. Kung hindi, paano mo siya mapapakinggan sa iyo? Dapat ba niya gawin iyon sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa lahat ng sinasabi mo? Oh, naiintindihan agad ni John ang sinasabi niya. Naiintindihan ko na, Luisa. Salamat, babalik ako kaagad. With that, tumalikod siya at kumari pa ng takbo. Sa loob ng silid, mas lalong nagalit si Stacy nang marinig ang pagtigil ng katok ni John. Malabo pa nga niyang nakikita ang tunog ng mga yabag nito na umaatres. Hindi niya akalain na ganoon kadaling sumuko si John. Ganito ba siya kainip sa kanya? O sadyang hindi siya mahalaga sa kanya? Nadismaya si Stacy dito, kaya tila hindi siya makatulog sa kabila ng pag-ikot-ikot. Noong nakaraan, pinapasok niya si John bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya at pagtrato sa kanya bilang isang kaibigan lamang, ngunit ang kanilang pagtatagpo sa sinehan, lalo na ang pagtanggi nito sa kanya, ay humila sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ni John marahil nagustuhan siya nito at gusto pa nga niya itong makasama. Pero magkaiba kami ng background ni John, para kaming magkaibang mundo. Papayag ba si Lolo at ng iba pang pamilya sa aming relasyon? On second thought, medyo talented si John. Nagawa niyang maging kaibigan pareho sina Harvey Shear at Fane Poole. Ito ay isang kamangha-manghang gawa na hindi kayang gawin ng lahat. Kung bibigyan ko pa si John ng mas mahabang panahon para lumaki, marahil balang araw ay magiging napakalakas niya na sa wakas ay aprobahan tayo ni Lolo at ng iba pa. Sandali, ano bang iniisip mo, Stacy Young? Hindi man lang inamin ni John na gusto ka niya, ni hindi niya ipinagtapat sa iyo ang kanyang nararamdaman, kaya bakit ang dami mong imaginary scenario sa utak mo? Tsaka parang close siya sa Janice girl na yun. Baka siya ang bago niyang girlfriend. Hindi lang yun, parang interesado rin si Cynthia sa kanya, so what makes you think he'd pick you? Umiling si Stacy, sinusubukang alisin sa sarili ang mga iniisip na ito. Matapos malaman ng Diyos kung gaano katagal, ang tunog ng mabilis na katok ang gumising sa kanya nang malapit na siyang maanod. Stacy, ako ito. Natulog ka na ba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Luisa. Hindi pa, Luisa. Ano ang mali? Ano ang puyat sa iyo sa gabing ito? Nagdududang tanong ni Stacy. Well, may pag-uusapan ako sa iyo, sagot ni Luisa. Sige. Bigyan mo ako ng segundo. 309 na po. Bumangon si Stacy at binuksan ang pinto. Creak! Bigla na lang, isang dambuhalang bouquet ng mga rosas ang nagmaterial sa kanyang mukha. Bago pa niya maisip kung ano ang nangyari, pumasok na si John sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya. John, anong ginagawa mo dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Stacy nang mapagtanto niyang niloko siya ng tukanan ni na John at Luisa. Stacy, ang magagandang bulaklak na ito ay para sa kagandahang tulad mo. Sana ay magustuhan mo sila, inabot ni John ang bouquet sa kanya, nakangiti. Sino ang nagmamalasakit sa mga bulaklak? Tinalikuran ni Stacy ang ulo, sinusubukang hindi siya pansinin. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Stacy, pero please listen to me. Wala nangyayari sa pagitan namin ni Janice, at iyon ang totoo.
Hinalikan niya ako sa pisngi bilang pasasalamat sa pagligtas ko sa kanya, at iyon lang, sinubukang ipaliwanag ni John ang kanyang sarili. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa pagitan mo at sa kanya. Ito ay walang kinalaman sa akin. Nasabi ko na sa iyo ito. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Bulalas ni Stacy. Gayunpaman, ang paliwanag ni John at ang mga bulaklak na dinala niya ay matagumpay na pinawi ang apoy ng galit sa loob niya ng kalahati. Siyempre, kailangan kitang bigyan ng paliwanag. Stacy, nahulog ako sa iyo sa sandaling nakita kita. Ang araw, buwan, at mga bituin ay makapagpapatoto sa aking pag-ibig. Magiging kasintahan kita. Sa wakas ay nagpasya si John na samantalahin ang pagkakataon at ipinahayag ang kanyang pag-ibig. Ano? Nagulat si Stacy dito. Hindi niya akalaing aaminin ni John ang kanyang nararamdaman sa kanya ng biglaan, at laking gulat niya dito kaya napatili siya sandali, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang makitang hindi siya tinanggihan ni Stacy, napagtanto kaagad ni John na marahil ay may nararamdaman din ito para sa kanya. Baka sa mukha niya ang kasiyahan nang ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Stacy at hinaila siya sa kanyang yakap. Stacy, mahal na mahal kita, at ikaw lang ang nasa isip ko. Alam ko na hindi ko kayang bigyan ka ng kinabukasan sa ngayon, ngunit tunay na mahal kita higit sa anumang bagay sa mundong ito. Maaari mo bang bigyan ako ng karangalan na maging kasintahan? Seryosong tanong niya, nakapulupot ng mahigpit kay Stacy ang mga braso niya para hindi ito makalayo. Ikaw, mas mabuting bitawan mo na ako. Bakit mo ako niyayakap gayong hindi pa ako pumayag na maging girlfriend mo? Namumula ang pisngi ni Stacy, at nagpumiglas siya laban sa pagkakahawak nito ngunit hindi nagtagumpay. Hindi kita bibitawan. Kung hindi ka pumayag na maging kasintahan, gagawin ko, nagsimulang magwala si John sa mahinang halimuyak ng balat ni Stacy at sa kanyang malarosas na labi. Ano, anong gagawin mo? Tanong ni Stacy, ang kabog ng puso niya sa dibdib. Hahalikan kita hanggang sasabihin mong oo. Hindi na napigilan ni John ang sarili. Ibinaba niya ang ulo niya at idiniin ang labi niya sa labi niya. Nanlaki ang mata ni Stacy sa gulat habang pinagmamasdan ang mukha ni John na papalapit sa kanya, kasunod ang init ng labi nito sa labi niya. Hindi siya makapaniwalang nangyari ito. Ilang saglit pa ay nawala na siya ng malay at sinubukang itulak siya palayo, ngunit hinalikan siya ni John ng sobrang lakas at sakam na kahit anong pilit niya ay hindi siya makalayo sa kanya. 391. Sa pagtatapos, nawalan siya ng lahat ng lakas at bumagsak sa mga bisig nito. Hanggang sa malapit ng malagutan ng hininga si Stacy ay nag-aatubili na pinakawalan ni John ang kanyang mga labi na tinapos ang madamdamin. Halikan! Baliw ka, first kiss ko yon. How dare you just take it like that? Namula siya at kalahating pusong sinuntok siya sa dibdib. Unang halik. Hindi yan tama. Matagal ko nang kinuha ang first kiss mo. Bulong niya habang inaalala ang paghalik niya kay Stacy kanina. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan mo ginawa iyon? Ikaw ba? May ginawa ka ba sa akin dati nang hindi ko alam? Gulat na tanong niya. John would have to be a fool to admit that and explain, nakalimutan mo bang nag-mouth to mouth ako sa'yo noong una tayong nagkita? Akin ang first kiss mo. He chuckled smugly. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Stacy, akala niya ay wala nang mas maganda at ni minsan ay hindi niya pinangarap na matatawag siyang kanya. Huwag na kayong umarte. Kanina mo pa ako sinusundan. Pinandilatan siya nito ng nahihiya. Napabuntong hininga siya sa nakakaakit na tingin sa mga mata nito at nagtanong, Stacy, will you be my girlfriend? Pag-iisipan ko. Depende sa iyo. Nakatingin siya sa malayo. Walang dapat isipin. Hindi mo masasabing hindi. Kukunin ko na lang bilang oo. Girlfriend mo na ako simula ngayon. Sa sobrang tuwa ay hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya. Alam niya na ang mga babae ay maaaring maging bahagyang preserbatibo at dahil hindi kayang ipagtapat ni Stacy ang kanyang tunay na nararamdaman, napagpasyahan niyang siya na lang ang magdesisyon para sa kanya. Bilang isang lalaki, kailangan niyang maging mas maagap. Bi, bakit ako dapat? She said, medyo nakaramdam ng inis. Hindi akalain ni Stacy na ang isang taong kasing dalidali ni John ay magiging napakalakas, o magiging kasintahan niya ito nang hindi nabibigyan ng pagkakataong tumanggi.
Dahil dito, dinilaan ni John ang kanyang mga labi, bago muling nilamon ang kanyang talulot malambot na labi, mas mapusok lamang kaysa sa halik kanina. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang natunaw sa ilalim ng halik. Alam ni Stacy na may nararamdaman siya para kay John at dahil hindi niya ito kayang tanggihan, napagtanto niyang kaya lang niyang tanggapin. John, papayag akong maging girlfriend mo pero, nahihi ang bulong niya. Pinutol siya ni John bago pa siya makatapos. Talaga! Yay! Malapit nang tumalon si John sa balat ng lupa sa sobrang saya. Si Stacy ang pinakamagandang babae sa Palana na may hindi mabilang na mga humahabol, kabilang ang mga makikinang na bachelor o mayayamang lalaki mula sa mga maimpluwensyang pamilya. Bagamat bahagyang puwersahang kumilos si John kanina, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang mapagtagumpayan si Stacy. 372. Sumama ang kaligayahan at over the moon siya na pumayag si Stacy na makipag-date sa kanya. Hindi napigilan ang excitement, lumapit siya para muling halikan, napigilan lang ni Stacy. Pwede bang hayaan mo na lang akong tapusin? Maaari akong pumayag na maging kasintahan mo, ngunit ang aking lolo at tatay ay maaaring hindi, kaya't kailangan kong magsikap para sa kanilang pagsang-ayon. Babala niya, bahagyang nag-aalala. Matagal na siyang nahulog kay John, ngunit dahil magkaiba ang kanilang background, hindi niya napigilan ang sarili na magsimula ng isang relasyon. Si John ay isa lamang ulila na walang pinanggalingan, na ikinasal noon, kaya halatang hindi papayag ang kanyang pamilya sa naturang laban. Ang relasyon ni Stacy sa kanyang ama ay hindi palaging maayos, kaya hindi niya alintana kung ang kanyang ama ay tumutol sa relasyon. Gayunpaman, siya ay palaging malapit sa kanyang lolo at hindi kailanman sumuwi sa kanya sa nakaraan. Kung tatanggihan ng kanyang lolo si John, maaari siyang maipit sa sanggadaan. Sa kabutihang palad, napatunayan ni John ang kanyang sarili na kaya. Hindi lamang siya nag-alok ng tulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng kumpanya, ngunit nagawa rin niyang bumuo ng mga koneksyon sa shares at fame pool. Kung isa sa alang-alang ang potensyal na ipinakita niya, maaaring makuha ni John ang pag-aproba ng kanyang lolo sa ilang pagsisikap. Sa ganoong paraan, makakasama niya ito ng walang pag-aalala. Oo. Magsusumikap akong matupad ang iyong mga inaasahan. Nag-alinlangan na tumango si John. Gusto niyang pag-usapan ang St. Ion Group pero parang nagseselos si Stacy kina Janice at Cynthia kaya baka magalit ito kapag nalaman nito ang partnership nila sa kanila. Isinasantibi ang lahat, ang St. Ion Group ay hindi nagsimulang tumakbo at ang paglago nito ay ginagarantiyahan pa. Nagpa siya si John na pinakamahusay na panatilihing madilim ang kanyang paglahok sa St. Ion Group hanggang sa may magawa siya. Bomb! Bomb! Maya-maya lang, naputol ang katok sa pinto ng dalawa. Kumalas si Stacy sa mga bisig ni John na parang USA na naka-headlight. Sabay tulak ni Luisa sa pinto at naglakad papasok nang hindi nakalock ang pinto. Nang makita niya ang pamumula ng pisngi ng kanyang pinsan ay agad niyang napagtanto ang nangyari. Luisa, bakit ka nandito? Gabi na ngayon. Hindi ka ba matutulog? Naguguluhang tanong ni John. Ginawa lang niyang kasintahan si Stacy at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na patatagin ang kanilang relasyon, naputol lang si Luisa. Sa wakas ay napagtanto ni John na ang kanyang tagumpay o kabiguan sa paghabol kay Stacy ay nakasalalay lamang kay Luisa. Pumunta ako dito para tingnan kung kumusta na kayong dalawa, at pigilan kayong mawa ng hindi bagay sa pinsan ko. Ngumisi si Luisa. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin, hindi nararapat? Namula si Stacy ng crimson shade. Seryoso ako. Napakaganda mo kaya kahit sinong lalaki ay magpupumilit na kontrolin ang sarili sa harap mo. 373. Lalaki lang si John dito at hindi niya kayang pigilan ang sarili niyang mag-isa sa isang kwarto kasama ka. Ay, teka. Hindi ko na siya matatawag na John. Dapat ay tinatawag na kitang pinsan-in-law mula ngayon. Kinindata ni Luisa si John. Hindi ba tama? Oo. Tama iyan. Tumango si John, natutuwa sa paraan ng pagharap nito sa kanya, na pagtanto lamang na inamin niya na nawalan siya ng kontrol. Kayong dalawa. Pinandilatan ni Stacy si John, umaasang makakapagtago siya. Sige, kayong dalawa. Dumating ako para sa isang bagay na seryoso. Hindi kami nag-training ngayon. Magsimula na tayo. Udyok ni Luisa.
Napaka-proactive mo pagdating sa pagsasanay. Inilibot ni John ang kanyang mga mata. Siyempre. Pinangarap ko ang araw na ako ay maging isang Supreme Master na makakatulong sa iba. Tuwang-tuwang sabi niya sabay hawak sa mga braso ni Stacy at John para hilahin sila papasok sa kwarto ni John. Hindi na natin kailangang pumunta sa kwarto ko. Dito na lang tayo mag-training, sabi ni John. Oh, tama na, pagsang-ayon ni Luisa, bago hinimok ang dalawa pa na magsimula. Pagkatapos ng mga nakaraang araw ng pagsusumika, ang antas ng kapangyarihan ni John ay nasa bottleneck nito at malapit ng malampasan ang intermediate acquired state. Parehong malapit ng makalusot sina Stacy at Luisa, lalo na si Stacy na napakagaling kumpara kay Luisa. Ang Mysterious Maiden Method na kanyang natutunan ay nag-aalok ng makabuluhang pag-unlad at ipinalagay ni John na makakarating siya sa intermediate acquired state sa pagtatapos ng gabi. Sa gayon, nagsimula ang kanilang paglalakbay sa pagiging martial artist. Samantala, kapwa isinugod sa ospital sina Samuel at Evelyn nang malaman na malubhang nasugatan si Brody. Nang makita ni Samuel ang kanyang anak na walang malay sa VIP ward, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Si Brody ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at sa parehong mga binti at pagkalalaki ay nawasak, hindi lamang magiging pabigat si Brody, hindi man lang niya pagsilbihan ang layunin na ipagpatuloy ang linya ng dugo. Galit na galit, umungal si Samuel, Evelyn, UB*T. Ikaw ang may kasalanan kung bakit humantong sa ganito ang anak ko. Nakaramdam ng lalong galit, sinampal ni Samuel si Evelyn sa mukha at bumagsak ito sa lupa. Tay, binalaan ko na kayo ni Brody na huwag nang habulin si John, pero hindi kayo nakinig. Paanong kasalanan ko ito? Tinakpi ni Evelyn ang namamagang pisngi at bumulong. She tried her best to stop Samuel and Brody when they plotted to hire Xander, wishing that they give up and live their lives without bothering John. Hindi siya pinansin ng dalawa at pumikit sa payo niya. Bilang resulta, dinanas ni Brody ang mga kahihinatnan ng pagiging may kapansanan. *T, how dare you talk back? Kung hindi dahil sa'yo, hindi man lang makikipaglaban si Brody kay John, at hindi rin haantong sa ganito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 374. Galit na galit si Samuel na muling sampilan si Evelyn sa mukha. Tatay, tumigil ka. Ang mahinang boses ni Brody ay agad na nagpakalma kay Samuel. Brody, sa wakas gising ka na. Paano? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nagmamadaling pumunta si Samuel sa kama habang pinipigilan ang kanyang galit. Ay, ibinuka ni Brody ang kanyang bibig para magsalita ngunit nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan nang maalala ang katotohanan ng hindi na siya isang buong lalaki. Brody, alam kong galit ka ngayon. Kahit na ang halaga ng bawat huling sentimo sa pamilyang ito, sisirain ko si John para ipaghiganti ka. Ipinatong ni Samuel ang kanyang mga kamao sa mesa at napabuntong hininga. Tatay, huwag. Nakanganga si Brody, malapit nang tumalon mula sa kama kung wala siyang injury. Brody, ano bang nangyayari sa'yo? Naguguluhang tanong ni Samuel. Dad, hindi mo naiintindihan. Maaaring ulila si John, ngunit kahit papaano ay nakipagkaibigan siya sa mga Shears, The Youngs, at Fainpool. 3-5 lakas sa Palanan City ang handang makipagsapalaran na tumawid kina Jacob Lowe at Anson para protektahan si John. Ipinaliwanag ni Brody ang sitwasyon na may takot sa kanyang buong mukha, ang kanyang puso ay tumitibok pa rin habang inaalala ang nangyari. Sa likod ng 5 puwersa, Palanan City ay ang pinakamakapangyarihang mga pamilya na madaling sirain ang mga Sullivans. Dahil sina Harvey at Stacy para suportahan si John, kahit sina Jacob Lowe at Anson ay walang magawa kay John, kaya ang mga Sullivans ay magiging mas walang kapangyarihan sa harap na iyon. Ito ay halos tiyak na kung ang Sullivan family ay magtangkang saktan muli si John, sila ay magdurusa ng mas malala at maaaring gamitin ni John ang kanyang koneksyon sa mga Shears para durugin sila. Ano? Nangyari ba iyon? Nalaglag ang panga ni Samuel, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pati ang Flying Tiger na si Xander ay nahirapang harapin si John. Minaliit nila si John. Natural, si Evelyn ay parehong nabigla. 3 taon na siyang kasal ni John at naisip niyang alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol kay John. Hindi niya inaasahan ang walang kabuluhang asawa na alam niyang magkakaroon ng gayong impluensya 3 buwan pagkatapos ng kanilang diborsyo.
Maging ang mga Sullivans ay kailangang tretuhin si John ng may paggalang na nangangahulugan na ang mga Manson ay hindi maituturing na banta kay John. Agad siyang nabalot ng panghihinayang. Brody, hahayaan na lang ba natin ito? Madilim na tanong ni Samuel. Kahit na ikinagalit niya si John sa kanyang ginawa, hindi madaig ng mga Sullivan si John at kung tumanggi silang sumuko, maaaring dalhin ni John ang kanilang pamilya sa kapahamakan. Masyadong mataas ang halaga ng paghihiganti at alam ni Samuel na hindi papayag ang ibang miyembro ng pamilya na isugal ang kinabukasan ng pamilya. Gayunpaman, sinaktan ni John si Brody hanggang sa puntong hindi na siya maaring buo muli at hindi mabubuhay si Samuel nang hindi ipinaghiganti ang kanyang anak. 375. Dad, pinag-isipan ko na ang mga bagay-bagay pagkatapos nito. Kailangan nating huminto hanggat kaya pa natin. Ayokong idrag ang buong pamilya natin sa gulo na ito. At saka, nagalit si John kay Mr. Lowe at Mr. Collins at haharapin siya ng dalawang iyon. Kailangan lang nating umiwas dito. Mahina hong sabi ni Brody. Siya ay naging mas mature pagkatapos na harapin ang kamatayan at kahit na nasaktan siya ni John, si Brody ay nakaligtas. Kahit na isang hindi kumpletong tao, alam niyang masisiyahan pa rin siya sa buhay na umaasa sa yaman ng kanyang pamilya, at mas mabuti pa iyon kaysa mamatay. Nawala ng kontrol ang sitwasyon at tumanggi si Brody na ipagsapalaran ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng walang kabuluhan. Alam niyang hindi siya kalaban ni John, at umaasa na lang napapatayin ni na Anson at Jacob si John balang araw. Tama iyan. Hindi siya pababayaan ni na Mr. Lowe at Mr. Collins. Tumanggaw si Samuel, nagpa siya na isantibi ang sama ng loob kay John. Evelyn, nasaktan si Brody dahil sa iyo, kaya ipaubaya ko siya sa iyong pangangalaga habang buhay. Siguraduhin mong alagaan mo siya ng mabuti. Kung maglakas loob kang pagmalupitin siya, buburahin ko ang buong pamilya Manson. Maaaring hindi ko mapatay si John, ngunit ang pagsira sa mga Manson ay hindi ganoon kahirap para sa akin. Banta ni Samuel. Huwag kang mag-alala, tatay. Aalagaan kong mabuti si Brody. Hinding-hindi ko siya pababayaan, takot na saad ni Evelyn. Mabuti. Alam ko na noon pa man ay gusto mong makasal sa pamilyang ito. Seeing how you're pregnant with Brody's son, you two of you can get married once he recovered, sabi ni Samuel. Sina Brody at Evelyn ay nakatakas ng pribado ngunit hindi kailanman nagkaroon ng kasal dahil hindi sila sinangayunan ni Samuel. Dahil nawala ng kakayahan si Brody na maging ama ng sinumang anak, ang anak ni Evelyn ay naging ang tanging anak na magkakaroon ni Brody at hindi na makatutol si Samuel sa laban. Para sa kapakanan ng kanyang anak, sinigurado niyang banta si Evelyn sa kanyang pamilya bilang leverage para hindi na ito umalis sa tabi ni Brody. Oo. Mapait na ungol ni Evelyn. Ito ang kanyang pinakamalaking hiling na pakasalan si Brody, ngunit hindi siya nasiyahan. Nawala ang pagkalalaki ni Brody at baka habang buhay na rin siyang balo. Mas maganda kung tumira ako kay John. At least lalaki pa rin siya. Naisip niya, hindi. Nagbago na si John. Hindi na siya ang mabuti para walang ulila. Siya ay naging isang taong mas makapangyarihan kaysa sa mga Sullivans. Kung alam kong kaya niya ang ganito, hindi ko na siya hiniwalayan para makasama si Brody. Ako ay tulad ng isang tanga. Puno ng panghihinayang, napagtanto niya na huli na ang lahat para baguhin niya ang anuman. Hindi na siya pakakawalan ni Samuel at hindi na rin babalik si John sa tabi niya. 376. Marahil ito ay karma. Naisip niya. Sa mga sumunod na araw, inanunsyo ng Shear family na maglulunsad sila ng bagong pharmaceutical company na tinatawag na St. Ion Group. Ang opisyal na seremonya ng pagbubukas ay gaganapin sa loob ng 3 araw at ang mga produkto tulad ng Energy Nurturing Pills, Beauty Pills at Life Prolonging Pills ang magiging pangunahing focus. Inubos ng Shear family ang lahat ng resources para sa marketing sa pamamagitan ng iba't ibang channel at inimbitahan ang lahat ng mahahalagang tauhan ng iba't ibang pamilya na dumalo sa seremonya. Ang balita ay tumama sa Palanan City na parang kidlat. Bagamat ang karamihan sa mga pamilya ay hindi nagpakita ng interes sa bagong sangay ng parmasyutiko, ang mahiwagang epekto ng mga pildores na ina-advertise ng mga Shears ay yumanig sa lahat hanggang sa kaibuturan at walang makapagpas siya kung totoo ang pag-aangkin ng mga Shears.
Ano man, nagawa ng pagsisikap ng shares na mapuko ang interes ng lahat ng potential na customer at nakuha ang pundasyon para sa paglulunsad. Samantala, sa Young Family. Nagsasanay ng calligraphy si Elder Young nang nagmamadaling pumasok si Gilbert. Dad, nakatanggap kami ng imbitasyon mula sa shares na humihiling sa amin na dumalo sa opening ceremony para sa St. Ion Group bukas. Iniharap ni Gilbert kay Elder Young ang paanyaya. Grupo ni St. Ion. Ibinaba ni Elder Young ang kanyang panulat sa pagkalito. Ang St. Ion Group ay ang bagong kumpanya ng parmasyutiko na inilulunsad ng shares. Layunin nilang magbenta ng mga produkto tulad ng energy nurturing pills, beauty pills, at life prolonging pills. Maikling inilarawan ni Gilbert ang konsepto sa likod ng St. Ion Group kasama ang na-advertise na epekto ng mga table tasks. Tunay bang mapabilis ng energy nurturing pill ang pag-usad ng pagsasanay para sa mga martial artist? Sigurado ka ba? Gulat na tumayo si Elder Young mula sa kanyang upuan. Hindi ako sigurado kung ito ay totoo, ngunit walang shortcut sa pagsasanay at wala akong narinig na anumang mga table tasks na maaaring mapabilis ang pag-unlad sa anumang paraan. Sa palagay ko ito ay isang diskarte lamang sa marketing na ipinapatupad ng mga shares para sa kanilang bagong kumpanya, sabi ni Gilbert. Oo, posible iyon. Tumanggaw si Elder Young. Narinig niya na ang alchemy ay isang kasanayan na namamahala sa planeta sa isang panahon sa nakaraan at na mayroong maraming mga alchemist na pinamamahala ang mag-imbento ng mga table tasks na nagtataglay ng hindi kapani-pani walang mga katangian. Gayunpaman, ang mga naturang diskarte ay nawala sa loob ng daan-daang taon at mahirap para sa isa na maniwala na ang Shear family ay nagtataglay ng kapangyarihan upang muling likhain ang mga recipe na iyon. Kung may kaalaman ang Shear family na gawin ito, nagsimula na silang magbenta ng mga table tasks ilang dekada na ang nakalipas. Ang katotohanan na naghintay sila hanggang sa presensya ay katibayan na ang kanilang mga claim ay hindi makatotohanan. Tay, kung marketing strategy lang ito, walang kwenta. Dapat pa ba tayong magpadala ng isang tao sa seremonya? Tanong ni Gilbert. Nanatiling tahimik si Elder Young nang may pag-iisip bago sinabing, nabalitaan ko na ang elegante group ni Stacy ay nagtatrabaho sa Shear family kamakailan. Dahil ang Shears ay nagpaabot ng kanilang imbitasyon sa amin, hindi namin sila maaaring tanggihan ng eksakto. Bakit hindi ka maglaan ng oras para dumalo sa seremonya at tingnan kung ano ang ginagawa nila? Ang apat na pangunahing pamilya ay mga kakompetensya at hinding-hindi makikita sa parehong pagtitipon maliban kung ito ay nasa ilalim ng ilang mga pangyayari. 377. Si Gilbert ang tagapagmana ng Young family at dahil siya ang pinuno sa ikalawang henerasyon ng Youngs, siya ay higit na iginagalang kaysa sinuman sa ikatlong henerasyon. Nagpa siya si Elder Young na ipakita ang kanyang paggalang sa mga shares sa pamamagitan ng pagpapadala kay Gilbert sa seremonya. Sige. Tatay, may iba pa? Nag-aalangan na sabi ni Gilbert na may seryosong ekspresyon, ilang araw na ang nakalipas, ginamit ni Stacy ang puwersa ng pamilya para tulungan ang brat na iyon, si John Walker, at wala itong magandang ibig sabihin. Nalaman na lamang niya na ginamit ni Stacy ang impluwensya ng pamilya para tumulong sa paghahanap ng kapalit ni John, ngunit hindi na siya sinabihan ng karagdagang detalye. Si Stacy ay palaging matigas ang ulo at tumangging umasa sa Young family dahil sa kanyang hiwalay na relasyon kay Gilbert, ngunit gumawa siya ng exception para sa kapakanan ni John. Si Gilbert ay nag-aalala upang sabihin ang hindi bababasa. May nangyari bang ganyan? Nagulat si Elder Young. Kilala niya si Stacy at kung handa itong gumawa ng exception para kay John, nangangahulugan lamang iyon na may espesyal na puwang si John sa kanyang puso. Pare, ulila lang si John na diborsyado na walang pamilya o kapangyarihan. Hindi siya katugma ni Stacy. Kailangan nating makialam bago pumasok si Stacy sa kanyang bitag. Mabilis na sabi ni Gilbert. Kung hindi siya pinigilan ni Elder Young, matagal na sana siyang kumilos laban kay John dahil hinding-hindi niya hahayaang manatili sa tabi ng kanyang anak ang isang bagay na walang pakinabang. Ayos lang. Malungkot ang pagkabata ni Stacy at mabuti na lang na nakahanap siya ng kaibigan, sabi ni Elder Young. Maaaring totoo iyon, ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat. Si John Walker ay isang hamak na ulila na minsang may asawa. Kung si Stacy ay magsisimulang makipag-date sa kanya, ang Young family ang magiging katatawanan para sa buong Palanan City.
Nag-aalalang sabi ni Gilbert. Well, nag-aalangan na ungol ni Elder Young. Palaging mayabang at napakatalino ang kanyang apo, kaya tila hindi niya kayang umibig sa isang taong kasing baba ni John. Gayunpaman, ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang mag-alinlangan habang si Stacy at John ay naging mas malapit. Dad, kailangan nating maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Si Stacy ay walang karanasan sa mga relasyon at maaaring madaling lokohin. Nag-aalala ako na baka gamitin siya ni John para makalapit sa amin para kumita siya kahit papaano. Kung mangyayari iyon, masasaktan lang si Stacy. Nagpatuloy si Gilbert. Dahil kumbinsido si Elder Young, sinabi niya, oo, tama ka. Kahit na hindi niya inisip na nakipag-date si Stacy, malayo si John sa isang katanggap-tanggap na tugma sa lahat ng pananaw at hindi niya nais na masaktan si Stacy. Paano ito? Humanap ng pagkakataong makausap si John Walker at ilayo siya kay Stacy. Naligtas niya kami ni Stacy, at may utang sa kanya ang mga kabataan, kaya kailangan mong maging mas maingat sa kung paano mo ito gagawin. Hindi tayo dapat magpasalamat sa mga bagay na ginawa niya para sa atin. Oo, mag-iingat ako. Tumanggaw si Gilbert bago umalis. Samantala, sa mansyon ng Southern King, ang ama ni Fane, si Vincent Poole, ay nakatanggap din ng imbitasyon mula sa Shear family. 378. Ang energy nurturing pills. Ano ang ginagawa ng Shears? Sinasabi ba nila na nakakagawa sila ng mga alchemical na table tas na nagpapahintulot sa mga martial artists na mag-level up ng mas mabilis? Gulat na tinitigan ni Vincent ang imbitasyon. Tay, totoo po. Nakakita na ako ng energy nurturing pills dati at uminom ng isa. Ito ay gumagana tulad ng magic. Sabi ni Fane. Mula nang uminom siya ng energy nurturing pill, hindi niya napigil ang isipin iyon. Nang makita kung paano inilunsad ng Shears ang mga table tas bilang isang produkto, nangangahulugan na hindi nagsinungaling si John sa kanya. Hindi pa man lang na-launch ang Shears, kaya paano mo nainom ang pill? Tanong ni Vincent. Binigyan ako ni John ng isa, sabi ni Fane. Sino si John? Isang tao mula sa Shear family. Lalong naguluhan si Vincent. Sa pagkakaalala niya, walang nagngangalang John sa Shear family o anumang pamilya sa Palanan City. Hindi siya miyembro ng Shear family, ngunit malapit siyang nauugnay sa kanila. Paliwanag ni Fane. Kahit nakilala niya si John, wala siyang ideya tungkol sa background ni John, ni hindi niya alam ang kalikasan ng relasyon ni John at ng mga Shears. Sa makatuwid, hindi siya makapagbigay ng anumang mga detalye habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanyang ama. Si Vincent ay isang makaranasang tao at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang anak ay hindi gaanong alam tungkol sa sitwasyon. Fane, masyado ka pang bata. Baka naloko ka. Hindi. Seryoso ako. Totoo lahat ng sinabi ko. Nangangatwiran si Fane, pakiramdam na wala siyang magawa habang pilit niyang ipaliwanag. Sige. Totoo man o hindi, kakatawanin mo ako sa opening ceremony bukas at makikita mo kung ano ang gagawin ng mga gunting. Kinawian ni Vincent ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Ang inaangkin ng mga epekto ng energy nurturing na mga table tas ay parang masyadong mahiwaga at nagpasya si Vincent na ito ay isang diskarte lamang sa marketing sa bahagi ng Shear family. Bilang Southern King, tumanggi siyang mag-aksaya ng oras. Sa naturang gimmick at naisip ang ipadala ang kanyang anak ng isang malaking karangalan sa mga Shears. Sige, nag-aalangan na ungol ni Fane, determinadong ibalik ang energy nurturing pills para patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Samantala, ang Northern King at ang Collins family ay nakatanggap din ng mga imbitasyon mula sa Shear family. Karamihan sa mga pinagtatalunan kung paniniwalaan na ang energy nurturing pills ay gumagana sa paraang inaangkin ng mga Shears, ngunit dahil ang kanilang interes ay napukaw, karamihan sa mga pamilya ay naglalayong ipadala ang kanilang mga miyembro ng ikatlong henerasyon sa seremonya. Sa umaga ng pagbubukas ng seremonya para sa St. Ion Group, nagmaneho si John sa lugar ng kaganapan kasama si Stacy sa kanyang electric bike. Ang elegante group ay isa sa mga kasosyo na nagtrabaho kasama ang Shear family at si Stacy ay nakatanggap ng isang imbitasyon ng personal na inaprubahan ni John dahil magagamit niya ito bilang dahilan upang dumalo sa seremonya. Sa loob ng bulwagan, ginawa ng Shears family ang venue sa isang napakalaking business expedition kung saan maraming tao ang nagtipon.
Maraming martial artist mula sa iba't ibang pamilya ang nagtipon para sa energy nurturing pills. 369. Dumating ang mga negosyante at miyembro ng mayayamang pamilya para sa nurturing pills at life prolonging pills, habang ang mga highborn na babae ay dumating para sa beauty pills. Ang bulwagan ay puno ng mga tao hanggang sa makita ng mga mata at si Stacy ay natulala sa nakita. Ang shares ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap dito. Tumingin siya at nakita ang hindi mabilang na pamilyar na mga mukha na nagmula sa makapangyarihang mga background na mangha sa tagumpay ng Sheer family sa pagtitipon ng sinumang may ibig sabihin sa lungsod. Oo, hindi ko rin inaasahan na makakakita ako ng ganito karaming tao, sabi ni John na humanga sa impluensya ng Sheer family. Sa kabila ng pagsisikap ng Sheer family, alam ni John na sumugal sila sa epekto ng mga alchemical na table tasks. Kung ang mga table tasks ay nakuha ang atensyon ng lahat ng mga bisita, ang St. Ion Group ay magiging sikat sa isang gabi na sinisiguro ang hinaharap nito. Gayunpaman, kung ang mga table tasks ay nabigong makuha ang kanilang pag-aproba, ito ang magiging katapusan ng St. Ion Group. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan at hindi maiwasan ni John ang makaramdam ng pagkabalisa. Ito ang kanyang unang pagtatangka sa pagsisimula ng isang negosyo at nang lumito sina John at Stacy, agad na nahajop ng mag-asawa ang mga mata ng iba. Si Stacy ang pinakamagandang babae sa palanan at ang diyosa sa lahat ng lalaki. Nang makita ng iba na malapit siya sa isang kakaibang lalaki, lahat sila ay nagsimulang hulaan kung sino si John at naiinggit na tinitigan ang magkasintahan. Kasama rito si Anson. Bilang isa sa maraming humahabol kay Stacy, naramdaman niyang nagmamahalan sina John at Stacy nang magkita sila sa bahay ni Xander at Labis na nadismaya nang makitang magkasama muli ang dalawa. Stacy, hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaaga. Lumapit si Anson kasama kanyang mga nasasakupan at masayang binati si Stacy, habang hindi pinapansin si John na parang wala man lang. Hello, Mr. Collins, malamig na bati ni Stacy. Kinamumuhian niya ang mga mapaglarong lalaki tulad ni Anson at dahil sa alitan ni na Anson at John noon pa man. Noon, wala siyang nakitang kabuluhan sa pakikipagkaibigan kay Anson at ginagawa lamang niya ang ipinag-uutaw sa kanya ng asal. Stacy, alam mo ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit hindi tayo pumunta ng mag-isa para mag-usap? Ngumiti ng malumanay si Anson at inabot ang braso ni Stacy. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni John at naisip, isayang na lang at hindi niya ako pinapansin. How dare he try to touch Stacy? Girlfriend ko na si Stacy at hindi ko siya hahayaang gawin ang gusto niya. Humakbang pasulong si John para itulak ang kamay ni Anson sa tabi habang tinatago si Stacy sa kanyang likuran. Mr. Collins, walang sasabihin sa iyo. Stacy! Ibinaling ni Anson ang atensyon kay John na parang ngayon lang niya napansin ang presensya ni John. Nako! Kung hindi ang ulila, John Walker. 400. Brat, how dare an orphan like you try to pursue Stacy? Mangarap pa! Napangisi si Anson. Pagkatapos ng nangyari, tiningnan niya ang background ni John at nalaman niyang hindi lang ulila si John, kilala siya bilang isang walang kwenta. Gayunpaman, nanatili siyang naguguluhan kung paano nakipagkaibigan si John sa mga Shears, the Youngs, at anak ng Southern King na si Fane. Hindi yun. Mr. Collins, hindi mo alam ito, ngunit niloko siya ng dating asawa ng batang ito at pinalayas siya sa kanyang bahay. Kahit isang aso ay magiging karapat-dapat ng higit pa. Kung ako siya, nagpakamatay na lang ako. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang lahat at si Jacob ay lumakad kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan habang nakatingin kay John ng maingat. Kaya ulila ang batang ito. Niloko siya. Ito ang opening ceremony ng St. Ion Group. Lahat ng tao rito ay mula sa isang makapangyarihan at mayamang background, kaya nagtataka ako kung paano nakapasok ang ganitong uri ng basura. Nagkagulo ang mga tao habang nakatitig kay John ng masama. Kayong dalawa. Nagdilim ang ekspresyon ni Stacy sa mga sinabi, galit na galit sa kanilang mga pang-iinsulto. Parehong pinahiyan ni Anson at Jacob si John sa publiko sa pinakakasuklam-suklam na paraan at hindi niya ito matanggap. Galit na galit din si John, pero dahil totoo ang sinabi nila, wala siyang masabi. Paano kung ulila na siya? Ang bawat tao ay kailangang magsimula sa isang lugar.
Maraming mga bayani na nagmula sa mababang background na nagagawang makalabas doon ng mag-isa sa bandang huli ng buhay. Kasunod ng malakas na pagtawa, si Harvey, Cynthia kasama ang ilang miyembro ng Cher family ay humakbang sa backstage. Tama ang kapatid ko. Jacob, Anson, bantayan ninyong dalawa ang inyong sarili dito. Panauhin namin si John at kung maglakas loob kang bastusin siya muli, babayaran ka namin. Babala ni Cynthia. Nalaglag ang panga sa kanilang paligid dahil nabigla ang lahat sa protective tone ni Cynthia kay John. Ipinalam sa kanila ni Anson at Jacob na si John ay isang ulila at hindi inaasahan na kaibiganin ng mga Shears ang isang ulila. Ang katotohanan na si Cynthia ay nanganganib na tumawid sa Anson at Jacob upang protektahan si John ay tila imposible. Si Cynthia ang pangalawa sa pinakamagandang babae sa Palanan City, ang diyosa na pinapangarap ng lahat ng lalaki bukod kay Stacy. Nang makita kung gaano kalapit si Stacy kay John at maging si Cynthia ay tila masigasig na protektahan si John, lahat ng lalaki sa bulwagan ay nakatitig kay John ng naiinggit. Sinama ni Stacy nang tingin si Cynthia. Natuwa man siya na ipinagtanggol ni Cynthia si John, naiinggit pa rin siya sa tinging natanggap niya mula kay Cynthia noon. Cynthia, stop acting all sapaga. Pumunta kami dito para lumahok sa seremonya ng pagbubukas para sa St. Ion Group para makita mismo ang energy nurturing pill. Oh God,